Hello guys, nandito ulit ako sa kusina para magluto ng Bicol Express. So, magtataka kayo, hindi naman ako Bicolano, pero gusto ko magluto ng Bicol Express kasi nagugustuhan ko siya. Kahit bisbak ako, nagustuhan ko ang Bicol Express. So, maingay na naman ulit ang anak ko. So, ipakita ko na sa inyo yung ingredients. Pero version ko to, bahala na kayo sa version nyo, okay? Manood na lang kayo. So, guys, ito na yung ingredients natin. Liempo to guys, hiniwa-hiwa ko na. Then, meron tayong gata. Gusto ko sana dalawang lata ng gata. Pero yun lang ang available. Pero pwede na yan. Tsaka, meron tayong string beans. Tapos, meron tayong sibuyas. May onions. Meron tayong spring onions. This one. Then, tomato. And then, ito yung maanghang. So, kung kulang pa yan, guys, meron pa akong available. Ayan, oh. So, tansyahin ko lang yung anghang. Tsaka, meron akong siling haba. Isa lang yung available kong siling haba. Hindi po kumpleto ang ating Bicol Express kung walang bagoong. So, maglalagay po tayo ng bagoong, guys. Pero, konti lang, guys. Kasi, magiging binagoong na siya pag madami. So, magsangkot siya na ako, guys. Guys, ilalagay lang natin yung yempo. Tapos, lulutuin natin hanggang sa magkatas yung mantika. Lagyan ng bawang para malasa, paminta, at asin. Haluin hanggang sa maluto. Tulad nito guys. Patuluin ang mantika guys. Yung mantika dyan, hindi po natin yan gagamitin sa pagprito para iwas po tayo sa kolesterol, okay? Magluto na po tayo guys. Unahin natin ang bawang, kasabay na dun yung stock ng sibuyas. And then yung sibuyas, yung pula. Halu-haluin hanggang sa maging translucent. Isunod ang kamatis. Haluin. Kapag luto na ang kamatis guys, ilalagay na yung string beans. Haluin. Isunod guys yung karne na luto kanina na timplado na. Haluin. At nang mahalo na guys, ating isusunod ang alamang. Ayun guys, nahalo na po siya. At kapag mahalo na, ilalagay na po natin ang gata. Isusunod na rin natin guys yung siling labuyo at yung siling haba. At tsaka spring onions. Then, haluin guys ng mabuti hanggang sa maghalo yung lasa sa lahat ng ingredients. Tikman guys kung okay na yung lasa at kapag may kulang sa palagay nyo, kulang ng paminta, dagdagan. At kung kulang sa asin, dagdagan nyo rin ang asin. Okay? So, kapag okay na guys yung lasa, then luto na rin yung sitaw. Yung tama lang yung pagkakaluto ng sitaw guys, yung malutong-lutong pa. So yun po yung gusto namin. Ayaw namin yung na-overcook yung sitaw. At this point guys, ready to serve na yung Bicol Express. Reminder lang guys, para maging creamy ang ating gata o yung sauce ng ating Bicol Express, kailangan lutuin natin yung gata sa mahinang apoy. Pag gumulo na yung gata, doon nyo pahihinaan ang apoy. Guys, luto na yung Bicol Express. Pero yung iba guys, hindi naglalagay ng string beans. Ako kasi naglalagay kasi gusto ko siyang lagyan ng string beans. Hindi lang puro karne. So, yan na po yung ating ano, final dish.
Guys, luto na po yung Bicol Express. Ayun na yung kumari ko. Nag-e-enjoy na siya. Mars, anong masasabi mo? Ano? Speechless. Ano yung kagat ng anghang, Mars? Kaya? Ayan. Okay yung nabili kong maanghang. As in, maang. Nagdagdag pa ako ng maanghang kasi hindi pa siya gaano kumagat para sa akin. So, guys, kain tayo. Hello guys, I'm Lisa. We have a toy, a spaceship. What toy is that? What toy is that? Makyat siya para pakita lang yung toy. Mas kumakot na marami. Tulo na mga sipon. Guys, hindi ko makita kung... Guys, pag ano guys, may sipon kayo at hindi siya natatanggal, kumain kayo ng Bicol Express at lagyan niyo ng maraming sili na manghang. Tanggal sipon. Pati ubo sa asahan. Masarap siya. Simon. Gusto rin niya ni Oscar. Kaya po kami nag-jogging kasi puro matataas po result niya. Kaya ang tinitira na lang niya yung sitaw. Tumusulo na po yung sipon ko, guys. Hindi na. Basta yung iba, guys, hindi siya, ano, grabe niyo, ah, mali yung luto ni Mona. Version ko lang po yan, guys. Nakakain talaga ako ng Bicol Express. Nasarapan ako. Tapos ang ginawa ko, tiningnan ko lang yung ingredients, iniisa-isa ko. Tapos ako na yung nag-execute, o, di ba? Ganun si Mona, magaling sa kusina. Guys, paano pong hindi aanghang nakikita po yun yung mga berde na yan? Hindi na po yung sitaw. Sili na po yan. Pati ako napapasim nga. Hindi na po siya sitaw. Sili na po yan. Ang dami ng sili, no? Grabe, kasi nung unang prepare ko, guys, nakita niyo naman yung ingredients ko, guys. Hindi. Hindi nakita yung ingredients, sabi ko, kung kulang pa, dagdagan ko pa. Eh, hindi ko magat-agad yung anghang. Kasi, aftershock yung anghang niya eh. Aba ngayon, so, ang anghang na. Kasi, nagdagdag pa ako. Ang grabe ang sipa niya eh. Parang red horse. Pero at least yung anghang na ito, hindi katulad ng samyang na parang tinanunusok ang samyang sa gilagid. Diba? Ito parang sinusuntok ka lang. Guys, kaya hindi ako nagpakita. Hindi ako nagpakita, guys, kasi sumina ako. Grabe. Lumabas yung sipon. Nakita niyo naman yung green kanina pinakita ng kumari ko. Talagang chili talaga yun. Buhay na buhay ang hiwa. Kaya nga hiniwa ko na maliliit kasi at least ma-separate siya kasi makakain na natin. Eh, hindi siya, hindi maliliit yung huli eh. Hindi ba? Ay, mas maliliit ba yan? Ah, minamadali na siya. Kasi yung mga huli mong nilagay. Mm-mm. Grabe. Oh, ubos na, guys. Magkaiba po yung kulay pala ng kutsara na nakuha ko. So, magpanghimagas po tayo, guys, ng watermelon. Para tanggal po yung, ano, anghang. Guys, ayan, mag-ano na tayo, guys. Magpanghimagas na tayo, guys. Grabe, guys. Ang ano ko, namula ba yung ilong ko? Grabe ang anghang talaga. Pero yung anghang niya, hindi katulad sa samyang na
maanghang siya, pero hindi siya katulad ng samyang na nanunusok talaga hanggang gilagid, hanggang lalabunan. Ito naninipa lang. Hindi siya nanunusok. Naninipa. Parang red horse lang yung anghang niya. So, naninipa talaga sobra. Kaya tuloy yung sipon namin. So, kung narinig niyo sa video namin, talagang puro singa yung ginawa namin eh. Sarap talaga niya guys. Magluto kayo. Akin, marami lang yung string beans kasi gusto ko maraming gulay. Pero gusto nyo, konti lang yung string beans. Nasa inyo na rin yun. Harap. Kung ayaw nyo rin ng liempo, pwede kayong gumamit ng yung malaman-laman. Pero mas masarap talaga yung liempo. Bicol Express. Ko guys. So, napakasarap po ng aking Bicol Express. Kita nyo naman si Kumari ko. Tulo ang sipon sa kain ng Bicol Express. So, ubos na rin po yung Bicol Express guys. As in taob. Guys, sa sobrang sarap. Guys, may pahabol guys. Guys, nakatakip na po ito. Nakatabi po to guys para sa anak niya guys. Biglang namulpot ulit dito sa mesa. Tinihira. Punong-puno po yan, guys. Tingnan mo, guys. Wala na. Ganyan po kasarap yung niluto kong Bicol Express, guys. As in, taob po lahat, guys. In fairness, masarap. Pati yung para sa anak, guys. Tinira na, guys, ng kumari ko. Kinalimutan ng anak. Kinalimutan ng anak. Ano siya, yung crunchy. Ayan guys. Tapos yung gata niya, tama lang. O diba guys, ang sarap-sarap daw. Tingnan mo sa pagkain ng Bicol Express ng kumari ko, ang blooming ng kumari ko ngayon, no? O see? O, Karijin, alam mo na. Kung alam bakit walang natira sa iyo. Itinira ka na ng nanay mo. Nakpasensya. Nakonsensya ako. Hindi guys, nasa kwarto na ako guys. Tapos may biglang dumaan, may footsteps ako narinig. Tapos maya-maya, may nag-crunchy ba? Naririnig ko may, anong tawag doon? May lumulugutok. Ah, yun. May narinig ko, well, may lumalagutok. May kumain ng lumalagutok. Pagtingin ko yung kumari ko. Lumalagutok na yung parang kay Regine. Tinira na. Tayo na palabas ako ng kwarto eh. Kasi guys, ang crispy niya talaga guys. Ang crunchy niya. Ang sitaw. Kasi merong malambutan sitaw. Ayoko. Oo, wala nang espirito. Baby. Hello guys. What can you say? Hello guys, I'm Gabisa. How old are you, baby? I'm 3 years old. Very good. So, yun lang po yung vlog ko, guys, for tonight. So, see you tomorrow on my next vlog. Bye-bye!